Alright, so I'm working on a project na kailangan ko ng 30 pieces na ganito na magse-serve as dividers. Sobrang dami niya at time-consuming to. Sigurado ako. Kung gawin ko to sa grinder, sobrang hassle. Kaya naman sa video na to, magpapakita ako sa inyo ng isang technique sa paggamit ng metal chop saw na makakapag-cut tayo ng 30 pieces nito ng consistent repeatable sa isang setup lang. Kahit nga isang done pie cut mo, kayang-kaya nitong technique na to. Kunin natin ang ating chop saw. Sa totoo lang, hindi talaga ako mahilig gumamit ng chop saw kasi sobrang hirap mag-repeatable cuts. Pero, eto ha, may nakuha akong isang napakagandang technique. Okay, dahil sobrang lakas ng ulan, okay lang sana na mag-voiceover na lang ako para mas malinaw yung gagawin nating steps. Ito ang magsisilbing sacrificial nating sangkalan. At ito naman ang ating magiging stop block. Itong maliit na bakal na to. Clamp lang natin, yan dito. Yan. So of course, syempre, clamp it tight, baby. Make sure mahigpit para walang galaw. Okay? So, yan, meron na tayong stop block na at meron na rin tayo syempreng sangkalan or sacrificial method. Ang requirement lang dito mga katol, dapat yung kapal ng sangkalan dapat same lang nung kapal ng bakal na puputulin mo. At ito yung isa sa 30 pieces na ikakat natin ng consistent. So, ganito ang gagawin natin, ibabangga lang natin yan dun sa stop block and then pwede na tayong mag-cut. Parang ganito. Okay, pag naka-setup na yung stop block natin, tsaka yung sangkalan, saka tayo magme-measure kung anong size ang kailangan natin. Pamula dun sa, syempre, dun sa stop block hanggang dun sa edge ng blade. For example, kailangan natin ng 10 inches. So, yan ang susukatin mo. From, again, sa stop block hanggang dun sa babangga natin ng blade. And once nakuha mo na yung sukat na trip mo, kailangan natin i-clamp itong ating clamp dito. Syempre, again, clamp it tight, baby. Make sure walang kagalaw-galaw yan ano, para, alam mo yun, secured. At ito na yung ikakat nating bakal. Ilalagay lang natin yan sa ibabaw ng ating sangkalan, then ibabangga natin sa ating stop block. Siyempre, kailangan din natin yung nasa ibabaw ng metal na yan, kailangan din natin yung i-clamp, ano? Again, siyempre, para secured, kailangan mo siyang higpitan. Clamp it tight, baby. Then saka natin siya ikakat. At ito pa, itong nasa ibabaw lang na metal na to ay kakat natin. Huwag mong isasagad hanggang doon sa ating sacrificial metal. Okay? Once na-reach mo na yung surface ng ating sangkalan, okay na yun. Huwag mong isasagad kasi mapuputol pati sangkalan natin. Okay? So testing. Testingin natin. Let's go, let's go, let's go. Yun o, so medyo napalim lang ng konti. Pero putol na yung main piece natin dyan na eksakto doon sa measure na measurement natin kanina. Then, ulit-ulitin mo lang yan. Bangga ka lang ng bangga doon sa stop block natin hanggang makumpleto mo na yung pieces na kailangan mo tulad ng gagawin ko ngayon. Let's go! Check this out. Dalawa lang ito sa kinat natin. Hindi naman. No? Sobrang consistent nila. At itong dalawa na to, may mga kapatid pa to dito. Yan. Magkakatulad ng sizes itong mga to dahil dun sa ginawa nating pinagbabawal na technique sa chop saw. Alright, yun lang. By the way mga katol, ang gamit kong metal chop saw dito ay Powerhouse. At kung napapansin nyo na sa iba ko pang videos, gumagamit din ako ng iba't ibang power tools ng Powerhouse from woodworking to metalworking. Kaya naman please, supportahan nyo din ng Powerhouse kung gusto nyo din akong supportahan dahil napaka-supportive ng Powerhouse sa akin. Kaya naman Powerhouse, maraming salamat!
Kung nagustuhan mo tong video na to, bro, sigurado ako na mas magugustuhan mo yung dalawang videos dito na ni-prepare ko para sa'yo para makatulong sa woodworking or metalworking journey mo. Okay? Yun na lang muna for now. Till next week. Bye-bye! Yeah!